Ang punong kasambahay na si Mrs. Cho ay naatasang maghanap ng yaya para sa kanyang mayamang amo. Nakilala niya ang masayahin ngunit pulubing babae na si Eunice na agad namang tinanggap ang trabaho. Sa kanyang unang araw ay nakilala ni Eunice ang kanyang among si Hera na buntis ng kambal at agad naman silang nagkasundo. Nakilala rin niya ang anak ni Hera na si Nami at ito ang batang kanyang aalagaan. Si Nami ay tila tahimik na bata at hindi interesadong makipag-usap kahit ginagawa na ni Eunice ang lahat para pakisamahan siya. Nang tanungin ni Hera ang kanyang anak kung ano ang masasabi niya sa bagong yaya, ay sumagot ito na mabait si Eunice at sa tingin niya ay iba ito sa mga naging kasambahay nila. Maya-maya ay dumating ang mister ni Hera na si June at binati ang kanyang anak. Sinabihan ni Mrs. Cho si Eunice na magdala ng alak sa silid ng mag-asawa. Giit ni Hera na ang bagong kasambahay ay parang bata kung umasta, at sa tingin ni June ay mabuti ito dahil makakasundo niya ang kanilang anak. Katabilang ni Nami ang kwarto ni Eunice, at maya-maya ay tinawag siya ng bata para hilingin na iwanang bukas ng kaunti ang pinto. Kinabukasan ay dinalhan ni Eunice ng almusal si June habang tumutugtog ito ng piano, at tila ay nagkakaroon siya ng crush sa kanyang amo. Maya-maya ay tinulungan niya si Hera maligo, at pagkatapos ay nilinis niya ang mga kuko nito. Nang gabing iyon, habang naglilinis ng bathtub ang yaya ay pumasok si June at hindi niya maiwasang titigan ang mga binti ng dalaga. Nahiya si Eunice kaya agad niyang tinapos ang paglilinis. Isang araw, nagpa siya ang pamilya na pumunta sa isang hot spring kung saan lumangoy si Eunice at nakipaglaro kay Nami. Nang maglaon ay nagsibaka ng mag-asawa ngunit tila hindi nasisiyahan si June dito, marahil ay dahil na rin sa buntis ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay nakita ni Eunice ang kanyang amo na pababa ng hagdan kaya dali-dali siyang nagsuot ng damit at nagtalukbong ng kumot. Pagkatapos siyang bigyan ng alak ay sinimula na siyang himasin ni June. Hinayaan lang ito ng yaya hanggang sa tuluyan na nga siyang bumigay at nagpatuhog. Umuwi ang lahat kinabukasan na parang walang nangyari. Nagpasalamat si Hera kay Eunice sa pag-alaga nito sa kanila at ngumiti lang ang kasambahay pero sa loob-loob niya ay nagilty siya sa kanyang ginawa. Araw-araw ay hindi mapigilan ni na June at Eunice na magpalitan ng tingin at isang gabi, binigyan siya ng amo ng isang envelope at sinabi na iyon ang bonus niya. Habang natutulog ang lahat ay pumuslit si June sa kwarto ni Eunice kung saan hubad na naghihintay ang yaya. Ilang sandali pa ay pumatong na ang dalaga sa kanyang amo, ngunit ang hindi nila alam ay gising pa si Mrs. Cho, nakikinig sa mga ungol ng dalawa sa likod ng pinto. Nagsimula ng maglagay ng make-up si Eunice at tahimik lang itong pinagmamasdan ng punong kasambahay. Binigyan siya ni June ng isa na namang bonus, at tila ay na-disappoint si Eunice dito. Nang gabing iyon ay nakita ni Mrs. Cho ang pag-aalaga ng dalaga kay Hera, at naiinis ang punong kasambahay sa kaswal na pakikipag-bonding ni Eunice sa Mrs. sa kabila ng panloloko na ginagawa nila ni June. Isang gabi, sinabi ni Mrs. Cho kay Eunice na kinasusuklaman niya ang kanyang trabaho. Tinanong niya ang dalaga kung gaano katagal niya balak maging yaya nila, at sagot ni Eunice ay mahal niya ang kanyang trabaho. Tinanong siya ni Mrs. Cho kung may nobyo ba siya, at giit ng yaya ay wala. Nagpa siya si Mrs. Cho na isumbong sa ina ni Hera na si Maggie ang tungkol sa relasyon ni June sa kasambahay. Sa tingin din niya ay buntis si Eunice ngunit hindi pa ito alam ng yaya. Binisita ni Maggie ang kanyang anak sa bahay at nang makita niya ang yaya na naglilinis ng chandelier ay sinadya niyang itulak ang hagdan nito, dahilan para mahulog si Eunice. Dinala sa ospital ang kasambahay at sinabi ng doktor na nagkaroon lang siya ng minor concussion. Samantala, ibinunyag ni Maggie kay Hera na may relasyon ng kanyang mister sa kanilang kasambahay at maaaring buntis ito. Napagtanto naman ni Hera na iyon ang dahilan kung bakit itinulak ng kanyang ina ang hagdan. Maya-maya ay tumawag si Mrs. Cho at sinabing si Eunice ay nagkaroon lang ng konting galos. Tinanong ni Maggie kung nakunan ba ang yaya at sagot ni Mrs. Cho ay hindi pa matukoy ng mga doktor kung siya ay buntis. Nagdala si Mrs. Cho ng mga bulaklak kay Eunice at sinabing humihingi ng paumanhin ang ina ni Hera dahil sa aksidente. Nagbigay din daw ito ng pera bilang daños perwisyo. Dumating si June mula sa isang business trip at wala itong ideya sa mga nangyari sa bahay. Nang tanungin niya si Mrs. Cho kung nasaan ang dalagang kasambahay ay sumagot ito na masama ang kanyang pakiramdam at kasalukuyang nasa ospital. Samantala, nalaman ni Eunice mula sa doktor na siya ay isang buwan ng buntis. Inamin naman niya sa kanyang best friend na ang ama ng pinagbubuntis niya ay ang kanyang amo at pinayuhan nito si Eunice na umalis kaagad sa bahay na iyon. Pag-uwi ni Eunice sa bahay ay binigyan siya ng kanyang best friend ng herbal medicine bago ito umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Hera na pumatol ang kanyang mister sa isang hamak na katulong lamang, at giit ng kanyang ina na handa siya dapat sa mga ganyan dahil nagpakasal siya sa isang mayamang lalaki. Pinayuhan niya ito na matutong magtiis dahil sa kabila ng lahat, si June lang ang makakapagbigay sa kanya ng buhay na gusto niya. Habang natutulog si Eunice, pumasok si Hera sa kanyang silid na may dalang golf club. Hahampasin na sana niya ang notification bell, este ang yaya, pero tumigil siya. Nakita ito ni Mrs. Chong ngunit hindi na siya nagsalita sapagkat naiintindihan niya ang nararamdaman ng Mrs. Kinabukasan, binalaan ni Mrs. Cho si Eunice na umalis na at huwag nang bumalik, ngunit hindi ito pinansin ng inusenteng kasambahay. Kalaunan ay pinatawag siya sa silid ni Hera, kung saan ay pinagsasampal siya ng Mrs. ng maraming beses. Pagkatapos ay inalok siya ni Maggie ng $100,000 upang ipalaglag ang bata at umalis.
Naniniwala si Hera na hindi isusuko ni Eunice ang kanyang anak dahil nakita niya kung gaano nito inalagaan si Nami, paano na lang sa sarili pa nitong anak. Sinusubukang kumbinsihin ni Mrs. Cho ang yaya na ilaglag ang bata dahil alam niyang hindi titigil si Hera at ina nito hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Nang maglaon ay humingi ng tawad si Nami kay Eunice dahil sa ginawa ng kanyang lola, nagiit niya ay nakita niya kung paano sinadyang itinulak nito ang hagdan. Nalulungkot ang bata para sa kanyang yaya sapagkat napakabuti nito, at naantig naman si Eunice sa kanyang sinabi. Isang gabi, hinaluan ni Hera ng lason ang mga herbal medicine na iniinom ni Eunice araw-araw. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mrs. Cho na ilipat ang kasambahay sa ibang kwarto. Kinabukasan, pinuntahan ni Nami si Eunice at nalaman ng bata na papalitan ng kanyang yaya. Tinanong ni Nami kung bakit, at sagot ni Eunice ay buntis siya. Balak aminin ng yaya na kapatid ni Nami ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan, ngunit biglang tinawag ang bata ng kanyang lola. Sinabi ni Eunice kay Mrs. Cho na hindi niya ipapalaglag ang bata, at giit ng punong kasambahay na maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Samantala, pagbalik ni June mula sa kanyang business trip ay dumiretso siya sa ospital kung saan ipinapanganap ni Hera ang kanilang kambal. Pagkatapos mag-picture taking ng pamilya ay sinabi ng mister na uuwi siya upang magpalit ng damit. Pagdating niya sa bahay ay nagulat siya na makita si Eunice na naliligo sa kanilang bathtub. Tinanong ni June kung ano ang kanyang problema at isiniwalat ng yaya na siya ay buntis. Sinabi rin niya na binayaran siya ni Hera at ng ina nito upang ipalaglag ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay biglang sumuka si Eunice ng dugo. Sa kabila ng kanyang dinadamdam, nakiusap ang kasambahay kay June na gusto niyang buhayin ang baby at nangako ito na hindi siya manggugulo. Maya-maya ay dumating ang doktor para dalhin si Eunice sa ospital at pagkatapos ay sinabihan ni Maggie si Mrs. Cho na ayaw niyang bumalik ang yaya sa bahay. Sinabihan ni June ang biyana na sa kanya ang anak ni Eunice at tugon naman ni Maggie na gawa-gawa lang iyon ang kasambahay upang makahot-hot ng pera mula sa kanya. Subalit tinanong ni June kung bakit kailangan pa nilang lasunin ang yaya kung hindi talaga sa kanya ang bata. Hindi makapaniwala ang mister na magagawa nila ang gayong nakakakilabot na bagay at sariling anak pa niya ang sinubukan nilang patayin. Sa ospital, ipinalaglag ng doktor ang sanggol nang hindi nalalaman ni Eunice. Nanatili si Mrs. Cho habang ginagawa ang operasyon at naaawa siya sa nangyayari sa dalaga. Kalaunan ay ibinunyag niya kay Eunice na si Hera ang naglason sa kanya. Inamin din niya na siya ang bumulgar na buntis si Eunice at dahil dito ay sinampal siya ng dalaga. Humingi ng paumanhin ang punong kasambahay sa kanyang ginawa, samantalang si Eunice naman ay desidido na maghiganti. Isang araw ay pumasok ang yaya sa loob ng bahay sa tulong ni Mrs. Cho. Pinasuso niya ang isa sa mga sanggol, at nagulat si June nang makita niya na hawak nito ang kanyang anak. Ibinigay sa kanya ni Eunice ang mga sanggol, at tumakbo ito sa bahay na parang bata. Nagtipon ang lahat sa sala, at inutusan ni Hera si Mrs. Cho na palayasin si Eunice. Ang punong kasambahay ay pagod na sa kanilang lahat, at nagpa siya itong mag-resign. Maya-maya ay lumabas si Eunice at tinanong siya ni Nami kung kamusta ang kanyang baby. Sagot ng kasambahay ay namatay ito, at nang itanong ng bata kung bakit ay tinitigan lang ni Eunice ang mag-asawa. Nagmakaawa si Mrs. Cho sa dalaga na umalis na lang kasama niya at kalimutan na ang paghihiganti. Giit ni Eunice ay hindi matanggal sa kanyang isipan ang kanilang ginawa at napapagod na rin siya. Habang tinatali ang lubid sa kanyang ulo ay humingi ng tawad si Eunice kay Nami sa kanyang gagawin. Agad siyang tumalon sa harap ng pamilya at pagkatapos ay sinunog ang sarili. Agad lumabas ang lahat, subalit naiwan si Nami na nakatingin lang sa nakabigti na yaya. Makalipas ang isang buwan, ipinagdiwang ng pamilya ang kaarawan ni Nami sa labas, at tila ay nababaliw na ang mag-asawa sapagkat binigyan ni June ng alak ang bata. Ilang sandali pa ay iniwan sila ni Nami, at tila ay balak nitong gawin ang ginawa ng yaya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.